Alas 12 na ng tanghali, hindi pa rin nag-aalmusal ang 12 anak ni Frida. Tila sanay na sila sa ganito, gumigising ng walang laman ang tiyan. Hinihintay na lang nila hanggang oras na ng pananghalian. Napakahalaga na mga punong ito para sa pamilya ni Frida. Dito kasi madalas nang gagaling ang pananghalian ng buong mag-anak. Kahit tinog sa pilit, papatumbahin na ang puno ng saging. May makain lang ang kanyang pamilya. Maswerte na po minsan ang dumalawa kaming beses kumain sa isang araw ng kanin. Sige, magbalat na kayo. Konting sausaw lang sa asin, sold na ang mga bata. Suntok sa buwan kung kumita sa pa-extra-extra sa construction ang padre de pamilya na si Carlos. Kaya mas madalas, ang 14 na miyembro ng kanilang pamilya umaasa na lang sa kanilang sagingan. Pag wala naman po, gagawa namin ang paraan. Kagaya ng puputol kami ng saging, kung may mga saging po kami dyan magulang na. Malaki-laki rin ang pagsisisi ni Frida dahil umabot ng ganong kalaki ang kanyang pamilya. Nakakonsensya po. Kumbaga sa ano, kasi sa dami nila, parang hindi ko maibigay lahat. Kaya ang ibang mga anak kailangang kumayod para man lang makapaghapunan sila. Sa papel, plastic at bakal, nakasalalay ang sunod nilang kakainin. Nang ipakilo, isang kilo. So magkano yung makukuha ng mga bata? 9 po at saka 4 yung karton. Masaya na rin sila dahil siguradong may maihahanda na silang kanin mamaya sa mesa. Sinasalamin ng pamilya ni Frida ang lumalalang sitwasyon ng populasyon sa ating bansa. May 10 milyong tao sa Metro Manila, 2 milyon sa kanila, gutom. Population is also highly correlated to hunger. Itong statistics na ginawa ng NSCB, kung family size is 4, ang hunger hunger incidence is about 5.6%. Pero kung family size mo, including parents, is 9, hunger incidence jumps up to 30.6%. At very, very clear ang correlation between hunger incidence at size at family size. Ang mga tulad ni Frida, kulang sa kaalaman sa family planning kaya lumaki nang lumaki ang pamilya. Dati po sa family planning, may nag-advise din po sa akin, kaya lang may guiter po ako eh. May guiter. Kaya baling daw pwede sa pills. Tsaka parang takot din po ako gumamit ng panguntra sa pag-anak. Ang problema ng populasyon, also ang challenge dyan is really education. And information. Pero to make an informed choice, kailangan alam ng mga tao kung ano ang issue dyan. Bilang tugon ng gobyerno sa problema ng gutom, itinatag ang Medium-Term Philippine Plan of Action for Nutrition o MTP PAN para sa taong 2005 hanggang taong 2010. Mahigit 77 bilyong piso rito inilaan sa Food for School program o yung pagbibigay ng 5 kilong bigas sa bawat bata sa kinder at grade 1 lamang. Ang grade 1 na anak ni Frida nakatatanggap na ng 5 kilong bigas kada linggo, pero sa dami nila, inabot lang ng 4 na saing ito. 2 araw lang, ubos na. Pero maswerte si Frida na may natatanggap siyang tulong dahil ang pamilya ni Virginia wala talagang makain. Kaya't mga tirang ulam mula sa basura ang kinakain ng kanyang pamilya. Maipsan lang ang kanilang kumakalam na sikmura. Masama ho talaga, kaya lang ho sa kawala napipilitang kumain. Maging kasuklam-suklam man ang pagkain ng basura para sa iba, para kina Virginia, lamang dyan na rin ito. Dahil sa hirap kung ano-ano na ang kinakain ng ilang mga Pilipino, basta't magkalaman lang ang sikmura.
Si Adolfo, isang mangangisda, ang kita niyang 20 hanggang 100 piso kada araw, hindi magkasya-kasya sa anim niyang anak. Habang palaki ng palaki yung pamilya ko, palaki ng palaki din yung ano rin, gastos eh, kung tawagin. Dahil kung nga, kung tutuusin talaga sa 1 kilo, kulang talaga sa amin eh. Isang kainan lang yan. Si Ariel, ang kanilang bunso, ang higit na nakadarama ng hirap ng kanilang pamilya. Si Ariel, 2 taong gulang, ang bunso ni na Aling Analisa ay may TB at malnourished, at sa mga sandaling ito, walang kasiguruduhan, walang kaalaman kung paano siya magagamot. Wala nang ang gamot si Ariel, wala pa siyang maayos na pagkain. Sa kagipitan kasi, butete o isang isdang nakalalason ang kanilang kinakain. Ayaw ko kung totoo yung sabi nila na nakalason daw. Pero awa naman ng Diyos eh. Hindi naman ako na ano. Tsaka marami na rin kumakain din na taga rito. Pag nakakasakit yung mga anak. Ang kanyang asawang si Anirisa naman, iba ang inaalala. Ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ko ba inaalala kung paano niyo papakainin yung pampitong anak niyo? Naalala rin pala kayo, naalala rin yung pangkawal. Ang lumolobong populasyon ang isa sa pinakamalaking dahilan ng gutom sa bansa. Pero hanggang ngayon, tila hindi pa rin malinaw ang posisyon ng gobyerno tungkol sa contraceptives na sinasabing solusyon sa pagkontrol ng populasyon. Ang simbahan, marihim din itong tinututulan. Tingin ko ang main responsibility niyan are LGUs at DOH. They should coordinate. At siguro naman ang simbahan, since they oppose artificial birth control, they should also help teach their parishioners on how to reduce family size or to keep family size from growing through their natural methods. At kung hindi ito agad na matutugunan, tiyak marami pang Pilipinong isisilang nang kumakalam ang sikmura. Sinasabing kapag ang babae ay buntis, 2 ang dapat pakainin. Pero paano kung ang sustansyang nakukuha ng kanyang katawan kulang pa para sa isa? Ganito ang kalbaryo ni Hesusa. Gutom na ang katawan, gutom pa ang sinapupunan. 7 na siya buntis at nagpapasuso pa sa sanggol na si John Mark. Tanghali na pero hindi pa siya nakakakain. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang asawa na si Noli. Tapos nananguha na siya ng tahong. Pagkatanghali, saka na kami makabinta ng tahong. Sa ilalim ng dagat ng Baseco nangunguha ng tahong si Noli. Wala siyang sapat na gamit, pero hindi niya iniinda ang talim ng tahong na isa-isa niyang kinukuha. May 4 na miyembro ng kanyang pamilya kasing naghihintay sa kanyang pagbabalik upang makakain. Hapon na nang makabalik si Noli mula sa pangunguha ng tahong. Tahong! 10 lang. Ito naman ngayon ang ilalako ni Noli. Salamat. Magkano yung kalahati yung bigas? Ano yung kalahati? Basta. Sa nahuli pong tahong ni Mang Noli sa araw na ito, nakapagbenta na po siya ng 2 plastic halagang 20 pesos, nakabili na po siya ng kalahating kilong bigas. Ito po ngayon ang pagsasaluhan nilang mag-asawa at nung 3 nilang anak. Hindi na nag-atubili si Noli at Isusa. Agad nilang niluto ang unang kain nilang mag-anak. Nagsalo sila sa kanin at bagong. Kulang ang pagkain pero pinauna ni Jesusa ang mga anak. Ang tira na mga anak ang parte niya.
gutom man, kailangan pa niyang magpasuso sa bunso. Noong taong 2003, mahigit 26% ang tulad ni Jesusa na mga nagbubuntis na kulang sa nutrisyon. Ang issue, tulungan natin ang nanay na magkaroon ng pagkain sa pagkainan ang buong pamilya para magagampanan niya ang papel niyang mag-aruga sa kanyang anak. Dito sa Pilipinas, mahigit 3 milyong Pilipino ang gutom. Pero alam po itong kainin niya, kaya nga paglabas dito siguro malnourish itong batang sa tiyang ko. Kasi mahina po siya magalaw, tapos siyempre gutom ko lagi. Unfortunately, I heard this story. 7 months pregnant, no prenatal check-up. Ipinasuri namin siya sa isang espesyalista para malaman ang kalagayan niya at ng batang nasa kanyang sinapupunan. Sa unang pagkakataon na aninag namin ang mukha ng bunsong anak ni Jesusa. So baby boy po ang ating baby. Pero nalaman rin namin, malnourished na rin ang bata. Based on the last menstrual period, kung kakalkulahin natin, 33 weeks to 34 weeks na po dapat. Uh-huh. But based on the size of what we had seen on ultrasound, parang uh-huh, lumalabas itong average niya, 24 weeks and 2 days lamang 10 po. Weeks, so 10 weeks behind, yes, ang bata. Sinasabing ang breastfeeding ay isa sa mga solusyon para masugpo ang gutom. Breastfeeding, especially exclusive breastfeeding, meaning nothing. Except breast milk from birth hanggang 6 months, that's the best anti-poverty option available to a mother, to a family. Pero dito sa Metro Manila, isa lang sa bawat 100 ina ang nagpapasuso ng hanggang 6 na buwan. Alas 6 ng umaga, nagsisimula ang araw ng pamilya Mata sa pag-inom ng tag-isang sachet ng kape at powdered chocolate. Matabang man ang tsokolating inumin ng kanyang 4 na anak, sa mga pamilyang tulad nila, sapat na raw ang mainitan ang kanilang sikmura. Isang kaminero o tagawalis ng kalsada si Jocelyn. 231 piso kada araw ang kanyang sahod. Pero 2 buwan niya na itong hindi nahahawakan. Trabaho pinasukan namin eh. Kahit mahirap, kahit mainit, tanggapin kaysa nakatungang pa sa bahay. Sasakat lang ulo mag-iisip. Habang kumakayot si Jocelyn, nagluto naman ang panangalian ng asawa niyang si Antonio. Ito na yung panangalian, tapos yung pangapunan, utang na lang kami ng gulay. Maswerte pa raw sila ngayon dahil may noodles. Madalas kasi, hinging sabaw lang mula sa tindahan ang kanilang ulam. Kinabukasan, inabutan naming kanina ang agahan ng pamilya at may tigpipisong sitsaron pa. Sa lagay na ito, sagana na raw sila. Ang kailangan mo, halimbawa, 40 nutrients every day at hindi yun maibibigay ng isang pagkain kagaya ng noodles. Kailangan kumain ka ng iba-ibang klaseng pagkain araw-araw. Tinatawag na hidden hunger ang problemang ito. Mayaman sa carbohydrate pero kulang sa protina.